Siguradong marami pa ang nakakaalala sa aktor na si Rodolfo Boy Garcia na nakilala sa mundo ng pag-arte mula pa noong 1960s. Isa siya sa mga hinahangaan noon bilang versatile actor. Kahit ano yatang papel ay kaya niyang gampanan. Sa video na ito, ating balikan ang kanyang naging buhay at kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinanganak si Rodolfo Boy Garcia noong 1938. Siya ay isang mahusay na character actor noong nabubuhay pa. Maaga rin nagsimula sa showbiz si Rodolfo. Nasa 23 anyos pa lang ay sumabak na siya sa pag-arte. Na-discover siya at inalok na mag-artista dahil sa kanyang mistisuhin na itsura. May magandang height at bukod doon ay may maskuladong pangatawan. Hindi naman siya nahihirapan nung siya ay nagsimula sapagkat may angkin na siyang natural na husay niya sa pag-arte. Kung hindi kami nagkakamali, ang pinakaunang pelikulang kanyang ginawa ay ang Eka Babagot, isang action comedy film na pinagbibidahan ni Comedy King Dolphy, na ipinalabas noong 1961. Bagaman hindi malaki ang papel na ginampanan niya rito, ipinakita niya kaagad ng kanyang husay kaya naman nasundan pa ito ng iba pang mga proyekto. Apat na pelikula kaagad ang kinatampukan niya noong sumunod na taon. Mula rito ay nagtuloy-tuloy na ang kanyang karera sa showbiz. Ang totoo niyan, nasa 12 hanggang 15 pelikula ang kanyang ginagawa noon. Versatile actor kung ituring noon si Rodolfo. Mausay siya sa pagiging komedyante pero karamihan sa mga karakter na kanyang ginampanan ay halos pang kontrabida. Dumating naman ang pagkakataon na siya ay may pareha at nakasama sa trabaho ang magandang aktres na si Lucita Soriano. Agad itong na-inlove dito kaya naman hindi na siya nagpatumpik-tumpik at nagsimulang manligaw sa aktres. Matapos siyang sagutin ang aktres, hindi na rin niya pinatagal at kanya itong pinakasalan noong 1968. Si Rodolfo ay 30 years old noon samantalang ang aktres na si Lucita ay 27. Ang kanilang pagkasama ay nabiyayaan naman ng dalawang anak na lalaki na sina Gary Clint at Marco Polo Garcia na pawang mga aktor din at naging miyembro ng sikat na variety show noon sa GMA7 na Das Entertainment. Hindi nawala ng trabaho si Rodolfo. Sa katunayan, nagkaroon pa siya ng pelikula noong taon kung kailan siya sumakabilang buhay. Noong July 17, 1997, nabigla ang marami sa kanyang mga kaibigan sa showbiz sa kanyang biglang paglisan sa mundo sa edad na 59. Hindi naman nabanggit sa anumang pahayagan ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Samantala, paglipas ng ilang taon, ang kanyang anak naman na si Marco Polo Garcia ay lumisan din sa mundo sa batang edad na 40 noong March 5, 2010. Si Lucita Soriano naman ay pumanaw na din noong July 8, 2015 sa edad na 74. Ang naiwan na lamang sa kanilang pamilya ay si Gary Clint na ngayon ay naninirahan ng simple at tahimik sa bansang Amerika.